Boy, hindi ko po kaya. Pero ngayon po, paano yung naging unang pagkikita nyo? Diba? Hindi na lang po namin pinag-uusapan. Mas ngayon nga po ang weird ng dynamic sa amin kasi para kaming tropa. Tropa na mas matanda sa amin. So, hinayaan mo lang na yung, alam mo yun, yung nararamdaman mo na nang matagal na parang hinayaan mo na lang siya na kusang mawala. Opo, kasi aminado naman po yung daddy ko na hindi siya perfecto. Hindi man siya nang sabi sa akin directly, sorry sa kaganyan lang. So walang ganun? Oo, walang ganun po, pero alam niya, aminado siya na hindi siya perfect. Pero he's trying his best na ibigay ko ano mabibigay na sa akin. Yun. So paano mo naramdaman yun? Diba, for tagal, diba, then suddenly, may nag-transfer ka Manila, naging ganun. So paano niya pinaramdam sa'yo ulit na I'm trying my best without saying anything? Ano po kasi, yung mami ko, hindi po mayaman yung mami ko. Hindi kami yumaman sa malaki, mayamang pamilya. Yeah. Yung daddy ko po, yung nagpa-aral sa akin talaga. At pinaaral niya po ako sa private school. Tapos nung college ako, pinaaral niya ay, ako sa... Ay, daddy mo? Yung daddy ko po. So may ano pa din? May support? May support po. Hindi po niya ako pinalimutan. Oo. Nung college ko, pinaaral niya ako sa Lasal. Kaso kaya ano? Sa alam po natin hindi mura. Pagkara sa Lasal. Tapos ngayon po, yung tinitirhan ko pong unit na apartment, eh... Siya din? Sa kanya po yun. Kumbaga, so libre po yung tinitirhan ko. Laking tulong po yun sa akin. So alam naman ng mother mo yun. Opo. So ang question mo lang ng bata ka, bakit hindi buo? Bakit hindi buo? Bakit? Yung family. Opo. Na-question ng mga, alam yun, na hindi buong pamilya. Ang weird na dati kasi, nung bata ako, may boyfriend na yung mama ko. Nagka-boyfriend na siya. So paano mo tinanggap? Kala ko po, yung totoong tatay, yung boyfriend niya. So nung bata ako, kunikwento ko siya na parang siya yung tatay ko. Oo. So late ko na na-discover, mag-high school na ako na. Iba pala yung biological. So, doon ka na-confuse? Doon po ako na-confuse. Doon ka naghanap? Opo, doon po ako na-confuse. Pero sinusuportahan ka na ng real dad mo nun? Opo. Na hindi ko alam, syempre bata pa ako nun. So hindi ka nagalit nung nalaman mo may iba kang dad pala? Hindi po ako galit sa... May hinanakit. May hinanakit. Bakit ganun? Kasi, di ba, pag bata ka, nakikita mo yung kaklase mo, yung mga pamilya. Tsaka high school ka. Yun yung mga nagre-rebelde, di ba? Okay. Pagdalaman, di ba? Tapos, wala po ako naging father figure, tuturuan ka manligaw, yung mga manly things. Walang nagturo sa... May hinanakit pero... That's life. That's life. Tinanggap mo na lang. Opo. So nung nakita kayo, walang awkward? Hindi ka na awkward? Awkward po, kasi awkward din talaga akong tao. yun. So ano sabi niya? Sino unang nagsalita? Ano nakita kayo? Siya lang po, nag-initiate naman po siya ng conversation. Ano sabi niya? Kamusta ka? Kamusta school? Yan lang lagi niyang tanong. So may yan ba yung first time na nakita mo siya? Hindi po, nung bata po kasi ako, nakikita ko na siya. Pero hindi mo alam na dad mo siya eh, di ba? Opo. So that's why, yung nalaman mo na ay ko pala yung tatay ko. So paano yung pagkikita? Siya yung nag-initiate? Kamusta ka? Hindi ko na po alam yung exact moment. Pero kada magkikita kami, lagi po yun ang tanong niya. Kasi masipag po ang estudyante dati nung high school. Understood. Ako, basic math ako. So parang, siguro doon siya nagiging proud. Siya curious. Especially now. Opo. Diba? Artista ka na. Mas proud siya. Okay. So ikaw ba wala kang guts na may open sa kanya? Na okay na kayo ngayon, diba? Open sa kanya yung nararamdaman mo para as in lumipad na siya talaga. Na wala na talaga siya. Kasi nasabi mo na face to face sa kanya yung nararamdaman mo doon. Hindi na po ako doon. Hindi mo nainisip? Wala na po ako doon. Mas... Siguro dahil mas nanimature, mas tumanda na ako, ang mindset ko po dyan sa mga past experiences, yan yung naghulma sa akin sa pagkatao ko. Kung sino ka ngayon? Kung sino ako ngayon. So, yun yung ginawang pat sa akin ng universe. So, tatanggapin ko yun. At okay naman po yung estado ko ngayon sa sarili ko, yung tingin ko sa sarili ko. So, okay na po ako. At developing naman yung relationship namin. Hindi perfect, pero... Matino. Para sa akin, matino. Okay na yun. Ito naman. Comedy konti. Marami ba nagsasabi sa'yo, kamukha mo si Rainier. Castillo. Grabe. Kasi yun.
Bye-bye, bye-bye. Oh, di mo ko pinansin. Marami nagsasabi sa'yo. Opo, si Rainier. Lagi din mo sinasabi sa akin, JM De Guzman, pati Teolo Pascual. Yan po, combination ng tatlo. Ayan. Invite mo ng ating mga viewers. Hello po. Iniimbitahan ko po kayo manood ng limited edition sa Bragais TV, sa YouTube channel ng Bragais TV. So, sana po mag-subscribe kayo at panoorin nyo. Thank you. Thank you. Thank you.